na awit. Sapag ng Panginoon, humayang ngayon nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda at puno ng pagmamahal na umaga sa inyong lahat. Maganda at mapuno ng pagmamahal na umaga po, Father. Tayo po ay nasa araw ng Martes ng 11th week sa karaniwang panahon. Tayo po ay nasa pangatlong araw ng Nobena sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklolo. Ika-anim na araw po ng Nobena sa karangalan ni San Juan Bautista. At yung pong ating pamayanan dyan sa gawing highway, unang araw po ngayon ng Nobena sa karangalan ni San Pedro at San Pablo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Ang mga halimbawa ng mga banal ay humihimok sa atin na magpakabanal sa magitan ng wagas na pag-ibig. Kaya yung pong Sermon on the Mount, yung katekesis ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral sa bundok, ay patuloy pong inilalahad sa atin. At ang tanong, gaano katotoo ka kung magmahal? Pagkat sabi natin ay, sin is the absence of love. Kaya mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilalanin natin ang katotohanan na tayo'y mga makasalanan na nangangailangan ng pagpapatawad, biyaya at pagbabiyaya ng Diyos. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
maawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang paglohog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. At Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng paddalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Sa kabila na kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hodeya. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakausapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyo ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upan masubog ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpapakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos ay laging katulong, ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag.
Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos ani Kristo, magbibigay sana kayo. Katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito na mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong maganda, mabiyaya at punong-puno ng pagmamahal na umaga sa inyong lahat. Ang buwan po ng Hunyo ay buwan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya naman po dapat umiral, kumbaga, sa ating buhay, pagkakabuhay at mga larangan ng buhay, ang prueba na totoo tayong nagmamahal. Sana naman po itong aking mga pinagsasabi sa inyo ay magsilbing mga sangkap, mga materials for people of goodwill, much more sa ating pagkakristyano. Pagkat sabi ay maging ganap kayo katulad ng Amang nasa langit. So we are aiming at perfection. Kaya patuloy po yung catechesis ng ating Panginoon. Maituturing ko itong pedagogy.
bakit po pedagogy? Paano po ay teaching the child to acquire learning? At naalaala ko yung mga pupils. Actually, yung pagiging disipulo, literally ay pupil. So, learning. Kaya mayroon tayong mga pedagogical skills. Naalaala ko yung mga nasa larangan ng pagtuturo at paghuhubog. Papasok ka sa mundo ng mga bata. The capacity to enter the world of the children. Pero tayo rin pong mga nakatatanda, kailangan natin andragogy, leading the adult to self-directed learning. Pagkat sasabihin nyo, ako ay marami ng alam, yung alaman po, hamon sa atin, i-unload yung ating nalalaman. Emptying, pagkat yun po ang ginawa ng ating Panginoon, nagpagadukha, nagpakababa para magmahal, para magligtas at para magbigay buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung kayo'y nagnonobena sa mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklolo, pangatlong araw po ngayon. Ika-anim na araw ng nobena kay San Juan Bautista. Siya po ay nangungusap, tuwirin ang ating mga baluktot at likulikong ugali. Pagsisihan at taliktan ang ating mga kasalanan, lalo na ang ating mga kayabangan, ang ating pagka-arugante, pagiging hambog, at mapanuto ang ating buhay. Metanoia. Then we have the two pillars of the church, San Pedro at San Pablo. Alam nating makasalanan si San Pedro, pero rehabilitation, restoration ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Ipinanumbalik ang puri at dangal. Maging si San Pablo sa kanyang conversion, yung kanyang karanasan sa muling nabuhay na Panginoon, nag-atas sa kanya dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil, ay dapat tayo ay masigasig na gawin yun. Dalhin ang kanyang pagmamahal sa hindi marunong magmahal. At ang matindi sa lahat, ano? Ibigin mo ang iyong kaaway. Pag-isipan ninyo sino yung inyong mga kaaway na deadma para sa inyo. Marahil po yung bianan mo, yung manugang mo, yung kapatid mo, yung iyong inasingil ng utang ay hindi nagabayad, ay kapal mo. Ano? Kaya nga, even the unlovable, we are duty-bound to love. Kaya nga, hamon sa atin ang restorative justice. Pinatay yung kapatid mo, ay gusto mong maghiganti. Kaya nga ang hamon sa atin, Christian virtue has to go beyond the paradigm of human logic. Pakibigkas natin muli. Christian virtue has to go beyond the paradigm of human logic. Pagkat yung endless cycle of violence, yung binanggit ko kahapon, kung ang utak mo ay utak digmaan, ay hindi yan totoong Kristiyano. Ang pumatay ay hindi buhay Kristiyano. Pagpapatawad. Pagkat we are educated by our Lord Jesus, by His
proclamation of the good news of salvation. Ibigin, hindi lamang yung umiibig sa iyo. Kaya yung binanggit niyang aral, ano, kung paano nasikat yung araw para sa lahat. Yung ulan, makasalanan man o mabuti, pinapapatak ng ulan. Pagkat doon lamang natin masasabing ang Diyos ay ating Ama. We could assert the genuineness of saying, O Diyos ko, Diyos na ating Ama, yung ating pagkakapatid bilang mga anak ng Diyos. Kaya naroon po ang puri, ang dignidad natin to work for justice that heals. Wherever people work together, inspired by the aim of securing the dignity of every human being and building a society based on justice, the hope for a better future will be kept alive. Binanggit po ito ni San John Paul II na santo na ngayon. At ito din ang pasabi sa atin ng ating kasalukuyang Papa, so that we could work and journey together. Kaya yung ating pagiging synodal church, inclusive, hindi exclusive. Yung mga nawawaglit nating kapatid, ipagdadasal mo ng buong mahinusay. Expressing the self honestly and receiving others empathically. To listen empathically, we have plenty of instructions by way of talking, but there is no course on listening. Kaya ulinigin mo. Gamitin mo, hindi yung matama. Hindi lamang yung tainga, kundi yung mata at tainga ng iyong puso ang gagamitin mo para maunawaan mo siya. Kaya nga yun ang ginawa ng Diyos. Siya'y nagpakababa. Nagkatao ang tao siya. Kaya doon sa unang pagbasa, binanggit doon yung generosity. Nakadanas ng dusa at hirap yung mga taga-Macedonia. Nakahanda silang tumulong sa mga nasa Jerusalem. Kawang-gawang pangkatauan at kawang-gawang pangkaluluwa. So this is a question of generosity. Pagkat sabi natin, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong may mabubuting kalooban. Good-hearted ka ba? Tayo po ay wounded healer. Ano? Ito yung binanggit ko ng isang araw. Pagkat kung ika'y sugatan, nararamdaman mo ang kirot. Kaya kinakailangan tayo ay makisangkot. Kaya nga ang tunay na namiminuno, pumupunta sa sitwasyon ng tao. Hindi nananatili sa puder ng yaman, kayamanan at kapangyarihan. Pagkat yun ay abomination, obstacle yan. In order that we could truly love, ikaw ay dapat lisanin ang iyong pagkamakasarili at pupunta ka ng totoo sa sitwasyon ng nangangailangan ng iyong pagmamahal. So God become human so that we will become divinized. Kaya it focuses our attention of enriching life as our motivation rather than fear, guilt, blame, or shame. It emphasizes taking responsibility for our choices.
and improving the quality of our relationship as our goal. Kaya hamon po ito sa atin as men and women of goodwill, imitating the generosity of God who loves everyone. Mga taong may kabutihan ng kalooban. Yan po ang ehemplo ng tunay na Kristiyano. Walang pinipili, lahat minamahal, pagkat minamahal ng Diyos ang lahat. Kaya naman tayo, we love one another. Kaya ang tawag natin dyan ay agape. So mula doon sa tinatawag nating eros, na para bagang emosyon lang, ano? Yung eros, sikdo ng iyong init ng lower appetite mo. Kaya nga mula eros, philos, not just ordinary friendship, but agape. Ayun. Kaya kahit yung mga hindi marunong magmahal, nakaaway mo, mamahalin mo. Ano? We must be able to integrate the differences. At kung ikaw man ay may sama ng loob, ay huwag itong lubugan ng araw. Ano? Kaya nga, naalala ko yung mga kapatid nating Muslim, ano? Kahit lumubog ng araw ay nandun pa rin ang kanilang marubdob na panalangin kung saan lumubog ang araw para ipagpatuloy yung asignatura natin sa buhay na tayo'y makapamuhay ng matiwasay pagkat ikaw at ako tunay na nagmamahal, nagpapatawad katulad ng Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit, hindi impyerno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ninarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa na nagpapagaling matapos ang kanyang surgical operation at nagpi-prepare for the upcoming World Youth Day.
at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya. Gayon din po yung mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, non-violence communication, maging yung pong mga nangangalaga sa ating kapaligiran, stewardship of life, of creation, and environmental concern. Maging yung pong mga nasa larangan ng pagsasaka, pangingisda, mga hanap buhay sa dagat at karagatan sa iba't ibang panig ng mundo. Maging ang mga manggagawa, yung mga nasa constructions, mga naghahakot ng basura, at maging yung pong men and women in uniform, mga nasa bilangguan, volunteers in prison service, at yung pong mga nag-aaral, yung iba ay nagsasagawa ng kanilang academic requirements, yung kanilang clearance, term papers, dissertation or thesis, at yung iba po ay mayroong pang academic examination, at yung mga nagre-review, nagpi-prepare to take up board exams pertinent to the professions they wish to be. At yung pong mga nasa hospital clinics, mga nag-aasikaso sa mga may sakit, mga doctors, nurses, orderly, maging yung pong mga nasa pharmaceutical, at yung pong mga nasa merkado, wherein naroon ang exchange of goods and services. Maging yung pong mga na nagsasagawa ng rescue, relief, rehabilitation ng mga apektado ng pagputok ng bulkan, mga digmaan, mga karahasan at mga kaganapan, at yung idinudulog nating samo at dalangin. Kay Santo Padre Pio, kay San Antonio ng Padua at Lisbon, kay Saint John the Baptist, kay Saint Peter and Saint Paul, maging ang mga birthday celebrators, mga anniversary celebrators, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin. Sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawarin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Thursday blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod, imanatiling nakatayo ng may pag-alang. Ang aking tanging mithiin sa Diyos ay hinihiling. Ang siya ay makapiling sa tahanan niyang maningning ay aking ngayong hangarin. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
pag-ibig ay pagbibigay. Na di nagtatantya na halaga at hindi naghihintay na kapalit. Pag-ibig ay walang pagsubalit. Naibig ay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo. Salat man ako sa lahat. Salat man ako sa lahat. At aming yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbiyaya, na handog ay payapat may kalag. Sa mahal at nangunyok ng pag-ibig, hinahanap kita sa aking kapwa. Ang tanging bumatanglaw bituin sa aking pagbumay, iwas sa paglalakbay sa higang lakas at ibay. Laging hamit ang sandigan na mabuhay sa pag ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pagkikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan,
Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilyanan ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa paglilinaw at mga katanungan. Ika-anim, sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga na pangungunahan ng obispo ng Malaysia at sa 4:30 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis,
religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dubulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong ang iyong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribomonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Patuloy din po kaming humihingi ng inyong panalangin, pagmamahal, donasyon, tulong sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga matatanda, nag-retire naming pari, lalo na po yung mga may karamdaman. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.